fake news. Yan ang iginiit ng liderato ng Kamara sa plano raw na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Samantala, sa isang panayam, muling ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Intriga lang. Ganito inilarawan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang balibalitang impeachment o pagpapatalsik ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Nakausap na raw mismo ni Tulfo ang party leaders hanggang kay House Speaker Martin Romualdez. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Wala eh. Hindi yan natakel. Walang pinag-usapan. At saka baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House na kung sino man yan. Sa panayam ng programang StoryCon ng One News kay ACT Teachers Partylist Representative Franz Castro, ibinunyag niyang may naririnig siyang nag-uusap na patatalsikin ang pangalawang pangulo. Oh, may mga maritesan, mga teachers dito okay. Na baka mayroong mag-file ng inaantay na lang yung complaint. I don't know where Kong Castro got it, kaya medyo nagulat din yung leadership kanina. Kung saan ang galing yon. Fake news naman ang tawag ni House Majority Leader Manix Dalipe sa lumutang na issue. Mahigpit daw ang paghahain ng impeachment complaint at kailangan ng ebidensyang nakaayon sa konstitusyon. Pagtitiyak ng Kamara, kung sakaling may mag-file ng impeachment laban kay VP Sara, bubusisiin itong maigi. Kung nandoon ba yung mga ingredients na violation of the Constitution, treason, loss of public trust, kung may mga ganon. Pero kung wala namang ganon, then we will just then Congress will just throw it away, will not entertain it. Nag-ugat ang ideya ng pagpapatalsik sa bise kasunod ng paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng 11 araw. Nauna nang may naghain ng petisyon sa Korte Suprema para kwestiyonin ang legalidad ng paglipat ng pondo. Ang kaalyado ni VP Sara na si Attorney Harry Roque agad ding dumipensa. Yun ang kanilang mga imbasihan, di kailangan impeach din rin ang bigay, hindi lang yung tumanggap. So, pero alam niyo naman yung mga makaliwang yan, kahit ano, para papapansin, no? Ay ang tingin ko naman po, walang mangyayari dyan. Tuloy-tuloy din ang pagtatanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak na si VP Sara. Giit niya, politika ang dahilan ng lahat ng issue. Halata raw na pumuporma na ang pinsan ni Pangulong Marcos na si Speaker Romualdez para sa 2028 presidential elections. Nagpo-posturing ito, they want continuity from the Marcos to the Romualdez as president. Ito nga si Speaker, posturing. Kung ang dating Pangulo ang tatanungin, ayaw na niyang tumakbong presidente si VP Sara. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Nabinigyan si Inday ng Vice Presidency. Ako kay Inday, do not. Huwag ka na mag-ambis, Inday. Anak kita. Ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.